Andito na naman ako sa aking pinagkakaabalahang mga halaman, ang aking garden sa paso, garden sa pit battle, garden kung saan-saan pwedeng ilagay ang lupa at itusok ang halaman. Ako ay magre-repotting na naman ng mga snake plants na akin pong mga pinatubo ang ugat. Ayan, nakikita ninyo. Hindi lang ugat yan, kundi nagkaroon na ng supling. At ito yung aking snake plant na mayroon ng bulaklak. Nakapagpabulaklak na naman ako ng snake plant. Ang sabi daw nila dyan ay swerte. Saan swerte? Swerte dahil may bulaklak o swerte na yayaman? Ayan. Yan yung aking mga mother snake plants na kinukuhanan ko ng mga cuttings para pagpapaugatin uli. Ayan, pagsuplingin. Ang ibang paraan naman ng pagpapadami ay pinuputol ko yung kanilang mga dahon, tangkay at ibababad sa tubig para magkaroon ng ugat. Yan ay yung mga resulta ng aking mga cuttings. Yung mga snake plants ko na pinapalaki paunti-unti, pag medyo malaki na ay ililipat ko naman sa mga paso. Ayan. Dati ang nakadisplay dyan mga mayanay. Dahil tag-ulan na at medyo namamatay kapag nainitan tapos naulanan, kaya pinalitan ko ng snake plants. Yan yung mga snake plants ko yan. Pwede ring bilhin, pwede ring barter, pwede ring ipamigay pag mayroong gusto. Pag walang pagbili, bakit ba? Yan yung maliit ko. Meron na din siyang bulaklak. Oh, diba? Maliit pa lang yan, may bulaklak na. Yan yung mga napapabulaklak ko eh. Isang variety pa lang yung akin napapabulaklak ng mga snake plants. Madami yan eh. May mga pinaampun na ako na ibang mga snake plants at sana ay maalagaan nila. Meron din naman akong dwarf snake plants. Ito yung kulay yellow gold yan. Mga nasa baba na pinapadami ko. Ito rin yung marami din na marami rin akong itinanim na rosa paligid. Pero ngayon, nilinis ko na yan para makabuelo na uli yung snake plants. Yan. Pinapaugat ko kasi ang pinapadami para pag malaki na, saka ko siya ililipat sa ibang paso para naman mabenta kung mayroong gustong bumili, kung may gusto lang. Yan, yan yung aking mga pinagkakaabalahan. Hindi masyadong mahirap alagaan ang mga snake plants sapagkat hindi naman sila nangangailangan ng tubig, kaya nga pwede siyang indoor. Pwede siya sa loob ng bahay at ang kagandahan niyan ay nagbubugayan ng oxygen. Nag-filter siya ng carbon dioxide at papalitan niya ng magandang oxygen o hangin sa loob ng bahay. Kaya ito yung aking pinapadami. Meron akong iba-ibang uri ng mga halaman pero ang focus ko ngayon ay itong snake plants na iba-iba ang variety. Yan, marami na akong mga cuttings na popropagate ko na sila, napapadami ko na yan, sila. At ngayon ay maglilipat nga uli ako at bumili ako ng pasong maliliit. Yan, dyan ko yan ilalagay. 13 nga lang yung aking nabili. Eh, dapat yan 15 yung aking order. Siguro naubusan na, kaya yan lang ang dumating, 13. Abangan ninyo yung aking mga gagawing pagtatanim. Some burst banana, you take the moldy bread, you take the tape recorders, I've got CDs instead, and you keep your bad hangover. Mm-hmm.
nakapaglipat na nga ako ng mga halaman at ito yung nakikita nyo ay mga dwarf snake plants variety. Yan, ito naman yung mga iba-iba ang kulay. At meron din akong naitanim na ilipat yung kamag-anak ng anthurium. Ito, yan. Ayan yung ibang mga varieties. Nandun sa unahan yung parang pamatpat, pamalo. Hindi bumubuka ang dahon. Snake plants din yan eh. Marami kasing klase ng snake plants. Yun, yung mahaba na yun. Hindi ko masyadong napokusan. So yan nga, nakapaglipat na ako ng mga snake plants. At yan ay pauugatin na lang. Na kahit na may ugat na siya, pero mas magandang maging komportable siya doon sa lalagyan mismo. At ito rin, nilipat ko din yung elephant's ear. Mahal yan, 1,000 ang halaga nito eh. Kaya medyo pinapadami ko at pinapalaki din. Malay natin, may gustong bumili eh. 1,000, laki na no. Ang laki na, hindi ko na kayang dangkalin yung pinakadahon niya. Ayan oh, grabe. Ang mahal-mahal niyan, kaya lang, ayawang ko lang kung may bibili sa akin yan. Benta ko yan ng kalahati. Ayan. Dalawa pa lang yung puno. Hindi pa nanganganak eh. Paaanakin natin yan para maibenta. Yan na. At puntahan naman natin itong aking mga kangkong na nasa pet bottle. Hindi na ako talaga bumibili ng kangkong kapag ako ay nagsisigang or kung ano man ang paggagamitan ng kangkong, hindi na ako bumibili. Organic pa. Ako mismo ang nagtatanim niyan, dinidiligan ko lang yan ng mga hugas bigas, pinaghugasan ng isda, ng karne, yan ang dinidilig ko dyan. Marami yan eh, na kangkong na nakalagay lang sa pet bottle yung 8 liters na mga bote. Meron ding tumubo akong ampalaya, hindi ko na rin inalis, may bunga na nga yan eh. Meron din akong tanim sa pet bottle na, ayan, makikita nyo, yung alugbati. Ayan yung alugbati, maliliit pa siya. Pero yung nasa lupa, malalaki na. Ayan, kasama pa yun, nakita nyo. Meron pang konting snake plants. Yung talino naman, nakita nyo din. Nakakatipid na, magkano ba isang tali ng kangkong? 10 piso, di ba? Eh, kung pipitas ka, higit pa sa 10 piso yung makukuha mo dahil madami kang mahaharbes sa riwa pa. Diyan sa ilalim ay meron din akong mga tanim na paunti-unti na kangkong, hindi pa tumutubo eh. Andyan din yung aking chives. Ayan, makita nyo to sa dulo. Ano ba yung chives? Yung sibuyas, dahon ng sibuyas. Ito, ayan o, ipo-focus ko. Ayan, yan, chives yan. Masarap yan sa sinangag, sa mga insalada, masarap. Dahon ng sibuyas na hindi bilog, yan yung plat na dahon ng sibuyas na maganda yan. Pantaboy ng virus sa katawan, kaya dapat kumakain tayo. Lalo kapag sardinas o tuna, panglagay yan, masarap. Yan, dami-dami na, o, diba? Baka gusto nyo umorder. Ayan. Hindi, mas maganda talaga ikaw ang may tanim. Kapag ikaw ay mayroong mga dahon-dahon, hindi ka na mag-aapuhap, maghahanap sa labas. Bibili sa mga tindahan na hindi na minsan sariwa, tuyot na. Eh kung mayroong kang tanim, edi ikaw mismo ang makaka-harvest na. Sariwa pa ang iyong kakainin. Ito na nga at medyo rest mode na dahil nakapag-repotting na ako ng aking mga project ngayong araw. Ayan. Diba? Yan yung aking hobby at pinagkakaabalahan kapag wala akong ginagawa dito sa bahay. Salamat sa inyong panonood sa aking libangan. Amazing grace, how